Yan po ang weather update dito sa amin, dito sa Bugyas. Yan. Hello. Isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ngayon po pala ay November 14, Huwebes. Mabagyo dito. Bali, dito sa amin, signal number 1 po kami. Buti nga, kahit papano, ganito. Hindi masyado. Ayun, nagpatanghali tayo ng punta ng garden. Gawa nung kaninang umaga, medyo malakas po yung ambon. At least po ngayon, okay na. Bali, oras po pala natin, kakacheck ko lang kanina, alas 10 na ng tanghali. Ayun, bit-bit ko po pala yung ating sprayer at dadalhin dun sa bodega para sa susunod, pag baka sakali bukas, umaraw na to, makapag-spray ulit dun sa mga pananim dun. Ayun, biglang sugod tayo ng garden kasi nakalimutan ko pong ayusin yung kanal ng ating carrot. Bali, nung una naayos ko pero hindi naayos ng gusto. Tsaka i-check po natin kung baka mamaya natanggal na naman yung dugtungan ng mga dinugtong natin nung last, yung sa gripo tsaka dun sa hose. Mamaya mas lumala pa po yung slide. Hindi pa po natin alam kung baka mamaya, mamayang hapon, baka lumakas tong bagyo. Panigurado lang, kailangan ayusin yun para kung lumakas man, at sana naman at hindi, kung sakali man lang na lumakas, eh at least naayos na, kampanti na ako dun sa bahay. Kaya yun nga, kahit tanghali, kailangan natin pumunta. Pwede na ba, Chris? Anay, agagamay, nanapit ka, ante? Maga, karak na nanapit kasi sa UT kasi. Ang tatari? Ang unak? Unak ng Lord. Namayat at lalamsan ka sa UT ni Manantis na. Ano san? At least tari, mag-Jesus Capital na. Agari at least din bumbumbaan Diyos to. Aw, sir lang din talaga experience na din tubo, alambre, semento. Yan din labor, di man amag. May tayo nani ka, Gord, ante? Ayun, nakpay. Kumusta po pala klima nyo dyan, mga kagarden? Sa alin na yung mga kagarden natin dito sa Northern Luzon. Saka, siyempre, sa lahat ng ating mga kagarden, kumusta po yung klima nyo dyan? Sana maayos-ayos at hindi pumarehas po dito sa amin na laging binabahayan ng bagyo. Lagi-lagi na lang dito sa Northern. Ayun, malapit-lapit na po tayo. Ay, may tubig pala dun, oh. Yung sa gripo, yung inumin, hindi masyadong naayos. Touchdown ulit. Wala naman akong kasamang mag-ayos dun sa ano dun, sa gripo. Ay, nakit muna tayo. Mamaya na natin ikutin tong carrot. Lalapag ko muna tong sprayer, tsaka kukuha tayo ng gamit na magagamit, tsaka ayun, naayusin ko pa pala yung ano, na-slide dito. Yan. Yan dyan, yung konting slide dyan, iayusin lang dito. Ayun yung na-slide dati. Bali pala yung na-slide doon, usapan namin ni Mama, nag-usap pa kami ng nanay ko, na pag umaraw na, yung parang summer na, tsaka na daw ayusin. Kasi talagang nagli-leak daw talaga yung tubig doon. So, yun yung napag-desisyon na namin. Siya mismo nagsabi naman din sa akin. Sabi ko, pag na-harvest sana yung, kung sakaling tumubo man po yung tinanim natin na ano doon, na spinach, tsaka pag na-harvest, ayusin. Pero sabi ni Mama, tsaka na, pag medyo maganda na daw yung klema, yung duri-duritso maaraw para maayos ng gusto. So matagal na naman mababakanti yung doon banda. Pero sa bagay, at least okay na rin yun, para minsanan na yung ayos.
Bitbitin ko na pala to. Dali ko dito sa bodega. Ayun. Diyan ka na. Lagay lang natin dito. Ayun, bali tinanggal ko yung baterya. Pagagamitin tsaka na ilagay. Tsaka kukunin natin to. As a rule, para pang-ayos natin sa kanal. Buksan tong bahay. Ah, makainom na rin ng tubig. Pahirapan ba? Dito lang yan. Tubig tayo. Pakay ulit. Ay. Ay. Huwag ka na sanang matuloy. Umulan. Sana malusaw agad yung bagyo, ha? Para makapagtrabaho na, madurit yung trabaho dito. Solve. Tara na. Habang maganda yung klima. Ayan o. Tumutubo pa yung patatas. May patatas pang tumutubo. At least dito sa gitna, pagitan. Hanggalin natin, dahan-dahan lang. Uy, lalim ba? Naputol. Wala, malalim. Kasi na. Nagalaw ko tuloy yun. Ha, may tanggal tuloy ako isang bininang karot. Paano yun, nasa gitna lang naman yun. Wag na nga lang. Ayos tayo dito sa gilid. Ayun, at least kahit papaano walang stock na tubig. Diretso. Ah, ito lang. Ano ba yung guide? Ah, ito pwede. Ayusin. Medyo nakatambok kasi dito, medyo mataas. Halipat naman tayo dun sa kabila. Ayun, sakto-sakto, ito yung kinanalan natin. Diretso na siya dan. Pupunta dun. Dito sa may taas dati yung ano eh. Yung sobrang nababad. Madami-dami talaga yung tubo ng ating yellow na ano, carrot. Yellow carrot, oh. Kompleto, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ganda-ganda yung sa yellow carrot natin, marami-rami. Bali sa purple, yun may pagkamadalang. Talagang hindi maiiwasan itong mga patatas na tumubo. Ah. Yun o. Oh. Ano pa yan? Biyak. Hindi buong patatas. Pero pag nagtanim ka ng ganito na patatas, wala yan. Hindi yan tutubo ng ganito, kagandang tubo. Oh. Pag talagang mga pasadya-sadya lang na naiwan sa garden, magaganda yung tubo. Pero pag talagang pasadya mo rin na itatanim, wala, di magsusurvive, mahirap. Natapon. Ayos naman pala dito. Talagang dito, kitang-kita yung naipunan ng tubig, oh. Ayusin natin yan.
dahil galing dito sa taas yung tubig, aharangan natin dito para diretso na siya doon. Yun. Andito naman tayo. Ayan, natapos na po natin. At least madali-daling naayos. Akyat na tayo. Konti na lang talaga yung naiwan dito sa pananim natin. Sayang. Ito na, kumpisa nang tumubo mga kagardin. Yan na yung ating spinach. May pa isa-isa. Yan pa. Sisitubuan na. Tara nga natin tingnan dito. Ayun. Ito rin, nasa mismo may slide. Ayan. Isa. Ano ba yung isa dun? Ito. Dalawa. Ayan. Tapos yan, pangatlo. Ayan pa, talaga meron talaga. Meron nang tumubo sa ating polonsay. Ayan, babalik ko na tong ginamit ko. Ano kaya, maaga pa naman. 11 pa lang tanghali. Try ko nga umakyat ulit dun sa taas. Kuha nga tayo ng binhi ng parsley. I-check natin kung pwede. Pwedeng kumuha. Kasi kung pwede, yun na lang itatanim natin dyan. Tara, akyat na po tayo. Ayusin muna to, mamaya mahirap tumama. Yun. Ayan. Lapit na tayo. Kukunin ko dito yung kutsilyo. Para kung in case na pwede, kuha na tayo agad. Ayun. Tapos ito, sa plastic lang natin lalagay. Maliliit naman, hindi masyadong mahaba. So, pwede ito. Yeah. Saan kaya banda yung malalaki? Ayun, doon. Ito malalaki rin dito eh. Pero ito, mas malalaki ito. Hindi ito banda. Ito. Ayan siya. Try ko ang bunot ng isa. Yung medyo malaki-laki. Ayun. Pwede, pwede. Halito. Yan. Pwede ito mga kagarden. Yan. Maganda rin yung ugat niya. Puting-puti. Yung pipili lang tayo ng mga malalaki. Pwede din namang tawag doon, kunin na lang natin para itusukin lang natin ang kutsilyo ganun, pero check na natin ang gusto kasi may mga maliliit pa. Akala ko si Milia to damo pa oh. Ayan, parang binhi din pero iba, damo po yan. Tingnan nyo yung ugat niya, hindi po mahaba, maiksi yun. Pwede rin pala. Pwede para mas madali. Tingnan natin yun. Yung dito sa mga dulo, maganda, malalaki. Dito. Medyo dito, pahaba. Yung tubo niya. Pero meron din. May mga pailan-ilan na matataba. So, kukunin natin to.
sasabayan natin itong bagyo, magtatanim po tayo. Ali, ano? Diretso na natin dito sa plastic. Bali pala itatanim natin to doon sa baba, doon sa na tractor. Tatamnan sana namin ng coriander yon. Kaso nga lang walang mabilhan ng binhi. So ito na lang muna. Panigurado lang. Tsaka ano kasi, maganda rin kasi sabayan natin yung ganitong plema. Maambun. Para tumubo agad. Kailangan ng stick. Pangit to, sinusugat niya yung tawag doon, yung ugat nung katabi ng binhi natin. Ito lang, ayusin lang natin to. Yun. Oh, marami-rami talaga dito ah. Bali, kukuha lang po tayo nung kaya nating itanim. Sa susunod naman, pag medyo maganda na yung krema, diyan natin duduritso yung tatamnan dun. Pero mauna pa yung ano muna pala, yung sa may patatas. Di bali ito, regular pa lang naman. So pwede pang makapaghintay. Pero yun nga, sa ngayon kasi hindi tayo makapagtanim ng patatas kasi maulan. Tagal din nung binhi pala natin na to, no? Mayigit isang buwan. Ayaw kasi palagyan ni mama to ng pataba yung urea. Bala ko kasi dati lalagay sana ako dito para humaba, pero sabi ni mama na huwag daw lalagyan kasi haba yung malalaki, tapos yung maliliit na pasunod matatakpan, malulusaw. So sabi niya mas maganda na yung maliliit, at least matibay, sabi niya. Tsaka sayang din yung mga mamamatay din malulusaw na katabi niyang binhi, kasi hindi talaga may iwasan yung pagastalo na pag ganito style. Yun yung kagandahan naman sa yung parang sa pagtatalim natin ng carrot, sana na isang linyang ganyan ganyan yung ginawa natin na nagbinhi pala dito sa tungho. Ganon, pwede maglagay tayo ng ganon kasi may pagitan siya sa gitna. Pero yun nga, okay lang yan, maganda rin naman to eh. Ayun o, kahit maliliit yan, mataba. Yun, tapos maganda pa yung ugat. Dito lang tayo sa gilid-gilid kukuha. Pero talagang may mga malalaki dito. Kailangan din bawasan para malagyan ng space para lumaki din yung iba. Na marami-rami na po yung nakuha natin, ah. Pang isang plot siguro to. Ayan, ah. Hindi masyadong halata yung pinagkuhanan po natin ng binhi, maliban lang dito sa gilid-gilid yan. Yun. Bali dito lang ako nakakuha sa gilid na to, tsaka doon. Yun, sa mismo may kutsilyo po natin na yun, doon lang banda ako nakakuha. Bali kasi yung dalawa na yun, kay mama yung dalawang plot doon. Yung medyo mahaba na nga sa kanya, pwede na itanim niyon.
Pares lang na sa atin dito. So dito na ulit tayo kukuha. Ayan, kukunin na po natin yung mga nakuha ko dito. At bababa na po tayo. Ayusin pa natin yung pagtatamnan natin ito. Ayan, inipong ko dito. Bali, ito lang dalawang ito lang dalawa na to. Ito po yung nakuha ko dito, napilian. Medyo yung iba mahahaba, kaso nga lang payat. Hindi katulad po nito, you know, katamtaman pero mataba. Kaya iwanan ko po muna yan. Bali, ito ititesting lang po natin, itanim muna kung gaano karami yung matatamnan nito. Ano, marami-rami pa yung mga naiwan, mga ka-garden. Marami pa tayong itatanim. Yun lang talaga, kailangan lang talagang bawasan. Kasi may ilan akong natanggal dito na nabulok na. Hindi ko na lang kung saan ko naitapon yun. Basta, ganun na yun. So, yun, baba na tayo. Yun, medyo marami-rami din yung nakuha natin, no? Hmm? Matulas. Balik natin yung kutsilyo dito, magamit sa susunod. Hopya. Ayan, dito na tayo. Dito muna yung binhi. Kukuha tayo ng pangplat. Gagamit tayo ng speed. Ito. Yan, tinidor. Tara, mag-ayos na po tayo ng pagtatamnanan natin. Ayusin lang yung konting slide dito. Tapos pwede na. Paplat na. Sakto, timing. Hindi masyadong maulan. Mabagyo, pero at least hindi masyadong maulan. Yun yung very good. Ayun, mag-ayos na tayo dito. Itong mga to, mga na-slide na to. Yan. Pati ito, lalagay natin dito sa gitna. Pati yung isa pa na yun. Ah, umpisa na po tayo. Choplat na rin natin. Para habang hindi pa tumutuloy yung ulan, makapag-time na rin tayo. Testingin nga natin yung binhi na kinuha natin sa taas. Mga bato pa ba? Dalawahin na natin para mas mabilis. Dalawang plat. Ah, pisa na tayo. Tanggalin lang natin itong mga ilang damo.
Yan. Yan na. Yun. Uhuy. Ini-measure ko. Kahit ganyan lang. Pagitan. Tatlo. Tatlo dito sa maliit, sa umpisa. Ganun, parang eskwalado lang. Ayun, at least may guide na tayo dito sa umpisa. Yon. Nalaanan natin ilubog itong ugat. Parang masyadong maluwang. Ah, pwede yan. Testing lang, testing. Ayun, first plant. First plot. Natamdan na natin. Bali, ni-revise ko po kanina. Inulit ko ulit itong tinanim ko. Bali, kanina dapat ganon, ganyan. Ngayon, medyo maliit na unti. Konting adjustment lang naman. Ganyan-ganyan yung ginawa ko. Medyo marami-rami po kasi yung binhi natin. So, bali nang medyo ganyan-ganyan, dikit-dikit konti. At least may space pa naman. Kitang-kita mga ka-garden yung space. Yung space niya dito, oh, tapos yung space niya rin diyan. Yan, pare-parehas lang. Tsaka nakadepende po sa lawak po ng plot nung kama. Minsan may ibang malalawak. Katulad nito, yung sa gilid doon, hindi ko na tinamnan 'yon. Kasi pag natamnan natin yung gilid na to, ito, mahuhulog din lang dito 'yan. Tsaka kanal po natin 'yan, so kailangan medyo malawak-lawak diyan. Ayan, tuloy na po natin ulit magtanim at iyan na po yung ambon. Yung pangalawang plot. Ay, maambon na naman. Estimate yung gagawin natin. Gawin na lang natin apat-apat. Para sigurado. Tsaka ano pa pala mga ka-garden, bali may nagpapa-shoutout po sa atin. Shoutout po kay Kabis Friend TV. Hello, shoutout po sa inyo. Tsaka sa mga kasama po ni Tatay Chiodi Rivera. Hello, shoutout po sa inyo lahat dyan sa Nueva Ecija. And taga doon po si Tatay. Yan. Bilisan natin, madali lang mag-kungpo magtanim. Kungpo-kungpo lang. Di marami-rami. Ipin natin. Yun o. Sabayan natin yung ambon. Kailangan kalat. Medyo dikit-dikit yung ibang binhi. Ganun lang naman pagtatanim ng parsley, tusok-tusok lang. Importante, wag lang po lumabas yung ugat niya. Tsaka wag masyadong malalim, kasi pag malalim at sumagad dito, wala na, mamamatay na yun. Kaya medyo mababaw konti. Yung sakto lang ba? Yan. Mambun na talaga. Tapusin ko lang to isang plot. Magsusot akong jacket.
Ayan, naayos na po natin yung slide dito. Bali, nilagay ko lang dyan para pag nag-plot po ako, hilahin ko na lang pababa. So yun, bali, yung natamnan po na pala natin, ito 2, 4, 6, panganim ito, hindi pa natapos, kinulang dun sa gilid. Wala na, ubos na. Oh, yung plastic oh. Wala na. At least na testingan po natin magtanim. Pag sa susunod ng mga araw, pag natapos din tayo sa patatas, ayan, tutulin natin dyan, duritso. Ayan, tara na. Balik na natin itong mga gamit. Grabe, lamig. Kahit na jacket ako, nabasa pa rin po ng ambon. Kaya uwian na naman mga ka-garden kasi mahirap na maabutan dito ng bagyo sa tinatrabaho po natin. At least kahit pa paano, na yun nga, na-testing natin magtanim ng parsley. Bali, susunod sa susunod naman, itutuloy na po natin sa susunod. So yun, bali, thank you po na marami. Shoutout po pala sa mga viewers po natin na pala comment sa lahat ng nanonood, yung mga silent viewers natin. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. So yun, bali, dito na ulit nagtatapos ang ating vlog. Thank you po na marami. Mag-ingat po kayo palagi mga ka-garden at may bagyo na naman. Bye-bye!